Tuloy naman po ang parallel count ng PPCRV kahit nagsimula na ang official canvassing ng COMELEC. At live mula sa Maynila, saksi si Ruth Cabal. Ruth? Vicky, sa mga oras na ito ay nasa mahigit 69% pa lamang ng mga presinto ang nakapag-transmit ng resulta ng botohan sa mga lugar nila. At base nga sa unofficial at partial tally ng PPCRV, as of 10:41, nangunguna pa rin si Poe with 14.6 million. Kasunod si Ligarda, Cayetano, Escudero, Binay, Angara, Aquino, Pimentel, Trillanes, Villar, Ejercito Estrada at number 12 si Honasan. Ang paliwanag ng PPCRV, ang tally nila ay base sa mga election returns na dinatransmit sa kanilang server dito. This is pre-transmission. This was printed prior to transmission, which makes it the purest, cleanest form of data because it did not pass through transmission yet. Ito ang mga natanggap na hard copy ng election returns ng PPCRV. Sa batas, sa kanila mapupunta ang third copy ng pre-transmitted ER o bago pa ito mai-transmit electronically sa mga server ng Municipal Board of Canvassers, COMELEC Central at PPCRV. I-encode ito ng dalawang beses ng dalawang magkaibang grupo, tsaka pa i-check ng verifiers para matiyak na tama bago naman ikumpara kung tugma nga sa electronically transmitted ERs. Pagkakaibahan ang dalawa, yung ER pre-transmission at yung data ng trinansmit, kailangan natin imbisigahan. May nangyaring anomalya ba nung nag-transmit? Or meron bang human error na, naging dahilan dito? Samantala, mahigit 24 oras na matapos magsara ang mga presinto kagabi ay nasa halos 70% pa lang ng mga presinto ang nakapag-transmit sa PPCRV server. Mas mabagal daw yan kumpara sa 2010 presidential elections. In 2010, medyo bumagal nga after 2 days, but still, we reached 92%. Baka naman sabi ko dahil sa traffic ng sa transmission, but still we would like to get a response or an answer from both COMELEC and Smartmatic. Igan, Vicky, ito naman daw manual audit ng ERs ay posible raw abutin ng hanggang 10 to 14 days. Live mula dito sa Maynila, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.